Pagkatapos mag-champion ngayong Governor's Cup sa PBA, ang ideal na destinasyon ni Justin Brownlee ay sa Alab, Pilipinas, na dati na siyang nakapaglaro at nakapag-champion din noong 2018 kasama sina Ronaldo Balkman at si Bobby Ray Parks Jr. Pero dahil sa kompleto na sa lineup ang Alab, Pilipinas, ay mukhang malabo na ito. Nitong mga nakaraang buwan ay nakausap raw ni Justin Brownlee itong si Coach Jimmy Alapag at interesado naman ito. Pero mas priority kasi ni Justin Brownlee ang Barangay Ginebra. Sa ngayon ang Alab, Pilipinas ay nasa ikatatlong pwesto na may 5 panalo at 3 talong record. Ayon mismo kay Justin Brownlee, kung kailangan pa nila ako, yun siguro ang ideal na pupuntahan ko ngayon. Gusto kong magstay dito sa Pilipinas, kaya kung kailangan nila ako at kung may spot pa sila, sa Alab mo na ako. Nag-aantay lang naman ako ng tawag nila. Kung kailangan nila ako, mag-aantay ako within a weeks. Ang Alab, Pilipinas ay dapat mag-decide dahil sa maraming offers si Justin Brownlee sa ngayon. Ayon mismo kay Justin Brownlee, meron akong mga offers sa China, Korea at Japan. Inooperan pa ako ng malaki ng Japan at Korea, pero hindi ako sigurado. Medyo matagal akong naglaro ngayong season. Magpapahinga lang muna ako saglit, tapos magde-decide ako after a weeks. Ang ating mga kapitbahay sa Asia ay napapansin na talaga itong si Justin Brownlee at inooperan pa ng malaki. Malalaman natin kung ano ang magiging desisyon ni Justin Brownlee sa mga susunod na araw. Samantala, si Kai Soto ay hindi na makakasali sa Mighty Sports Pilipinas para sa Dubai International Competition ngayong 2020 dahil umano sa problema sa kanyang logistic at schedule. Wala namang problema kay Coach Charles Chu dahil hindi naman raw nila kontrolado ang problema na nangyari. Kahit wala na si Kai Soto sa lineup, ay pinalitan naman siya ni Isaac Go para makompleto ang solid na lineup ng Mighty Sports Pilipinas. Sa ngayon, si Kai Soto ay naglalaro sa Atlanta-based development team, The Sports Factory. Ang Mighty Sports Pilipinas ay aalis ngayong 22, makakalaban nila sa first game ang UAE National Team. Sila mga ka-BM, ito yung pinakabagong balita ngayon sa mundo ng Philippine Basketball Association at sa ating national team na rin. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa channel na to. Like and subscribe mga ka-BM, peace out! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. I am mixed up in mode.